All right. Ayan. So, welcome back, mga mommies and daddies. Si Dr. Gan Montenegro po ulit. Long time no see. Pasensya na. Kasi medyo tumangkad ako kaya nagganon yung boses ko. Anyways, dito ulit. Let's go. Let's try to answer another one of your questions. Lately, madami rin nagkakaroon ng gano'n, no? Nitong ganitong sakit. Tigda sa hangin. So, yung tigda sa hangin, para siyang tigdas, no? May mga rashes. Naglalagnat yung bata, mga 3 araw, tapos may rashes na lumalabas dito sa katawan. Yung walang ganang kumain yung bata. Pero ang mga usual na tanong sa tigdas hangin is, Dok, bawal bang mahanginan yung bata? Kasi pag nahanginan daw ang bata na may tigdas hangin, baka hindi lumabas. Tapos sa loob lumabas yung rash. That doesn't make sense, no? Ano ibig sabihin nung sa loob lumabas yung rash? Well, hindi po totoo yun na bawal mahanginan yung bata. Hindi. Promise. Sinasabi ko sa inyo. So, anong gagawin nyo? Balot nyo sa plastic yung bata para huwag mahanginan. Diba? Anyways, so pwede. Pwede naman. Pwede nga maligo eh. Pwedeng paliguan. O, so pwede mong mag-aircon. Tapos, pwede mag-electric fan. Pero as usual, huwag yung nakatapat. No? Huwag yung nakatutok. So, kung mag-electric fan, dapat yung gumagalaw. Ganun din, pag naka-aircon, dapat huwag yung nakatutok na dun kayo mismo sa binubuga ng aircon. Uubuhin o sisipunin yung mga bata. Pintan nyo. No, so, walang katotohanan na bawal mahanginan yung mga batang may tigdas hangin. So, tawag namin dun is German measles. Yung iba, tawag is pwedeng viral exanthem. So, madalas, this is caused by a virus, no? Yung rubella virus. Dapat yung mga bata, para mas hindi madalas o hindi madaling mahawa ng tigdas hangin yung mga anak natin, dapat palaging mabibigyan ng MMR vaccine, no? Dapat at 1 year old, mabigyan ng MMR vaccine. Tapos ang DOH, through the health centers, nagkakaroon ng mga vaccine days kung saan umiikot sila at namimigay ng MMR vaccine sa mga qualified na mga bata. So, huwag sayangin yun. Sayang, ano, pag hindi nyo, ano, pinabigyan, mas malaki yung risk na magkaroon ng tigdas hangin ng bata. So, hindi naman masyadong nakakatakot ito sa mga bata. Pag may buntis sa bahay, yun ang dapat na maging maingat, no? So, kung may buntis, siguro dapat pumunta kayo sa OB ninyo, tapos sabihin nyo, meron pong batang merong tigdas hangin sa bahay para mabigyan kayo ng tamang advice. Alright? Okay, so hanggang dyan na lang muna. Hopefully, madami pa tayong susunod na videos. Si Dr. Gan Montenegro po ito ulit. Ini-encourage kayo, kung meron kayong gustong tanong, sige, isulat nyo lang sa comments. Mababasa ko rin lang naman, medyo depende lang sa kung busy ako o hindi, kung masasagot ko ba. Okay? So, ingat po palagi. Bye!